alam nyo, ano ko muna, 21 years na ako dito sa, 22 years na ako dito sa Korea. Alam mo yung buhay dito, yung una-una kong pagdating dito, alam nyo, yung kalain mo parang hindi mo kaya kasi yung depression attack talaga. Kasi iba yung style nila eh. Kasi alam mo yung parang lalo na magkaanak kayo. Tapos magkaanak kayo ng asawa mo, mga Koreano. Tapos yung biyanan nila lalo na yung mga sinaunang panahon ng mga biyanan. Na talagang parang gawin kanilang tanga na hindi ka marunong magligo ng anak mo, hindi mo alam kung para bang ginagawa kang tanga nila talaga. Tapos yung asawa ko naman, ang pagdating ko dito, nang 1 week pa lang kami nagsama ng asawa ko, yung sinampal ako ng 3 beses, 1 week pa lang ha, ngayon kasi hindi kami magkaintindihan eh. Hindi niya ako maintindihan, hindi ko rin siya naintindihan kasi more on Koreano, mga lasinggiro. Kasi free sila sa sarili nila kahit may asawa na sila. Parang yung huwag mo nang pakialaman, parang huwag silang pakialaman, asawa ka lang, parang ganun na. Tapos barkadista ba? Tapos hindi ko kasi iba tayong mga Pilipino eh. Pag mag-asawa na tayo, kailangan magbago ka. Pamilya na ang ato pagit. Sa kanila hindi. Ganun pa rin, kahit mag-asawa sila, hindi pa rin magbago. Kung anong kinakagulian nilang mga binata sila, ganun pa rin kahit mag-asawa sila. Pero swerte yung mga Pilipina dito sa Korea na yung mga asawa nila na talagang ano sila, parang Philippine style na marunong magluto, lahat, parang buhay, ano sila, yung ano. Yung, pero kung sinaunang panahon ng mga Koreano, huwag ka nang mag-asa dyan kasi talagang ikaw talaga ang, parang ikaw ang tagaluto, taga-silbi, lahat-lahat parang ang katulong. Lalo na pag may kasama kang biyanan. Pero alam mo yung sinampal ako ng 3 beses na asa. Alam mo, lumaban ako. Nang mulang lumaban ako, yun nag-umpisa na hindi na siya nag-ano sa akin. Kaya yung mga Koreano, pag magpa-ano ka, yung pahina-hina ka, talagang takot-takotin ka nila eh. Pero pag once nga lumaban ka, talagang mas takot sila sa inyo. Mas takot sila sa inyo. Lalo na sa ating mga Pilipina na palaban at chicha. Kailangan talaga. Kaya kailangan talaga pag mag-asawa ng Koreano, yung upo-upa nyo dyan ay huwag na kayong mano dyan. Ngayon siguro, ngayon mo mag-asawa kayo ng upa-upa ngayon, medyo mas okay. Kasi hindi na masyado mahilig. Hindi na sila parang more on city na sila makatira. Hindi na sila, hindi katulad sa mga taga sinaunang panahon na mas gusto nila ang bundok. Tapos yung ngayon na mga Koreano, parang pagdating ng panahon na yung medyo matanda-tanda na sila, saka pa sila magpunta ng bundok. Doon sila makikitira. Pero yung mga sinaunang panahon, kailalang tumabi sila sa biyan, sa mga magulang nila. Doon sila titira sa bahay nila. Kasi yun ang ano nila eh. Parang yun ang gustong buhay nila eh. Yung nasa biyanan nila. Kasi yung luto ng nanay nila, yung pag ano nila, parang namimiss nila yung mga ano ganyan sa mga magulang niya nila. Pero mabuti na asawa ko hindi. Kaya pasalamat pa rin ako sa Panginoon kasi binigyan ako na asawa na kahit na hindi naman lahat-lahat nakagusto yung gusto ko talaga sa lalaki na maging ideal man ko. Pero okay na. At least makakain ako ng 3 beses isang araw. Tapos mga anak ko papaaral ng kolehiyo. Kaya swerte ka kung Pilipina ka, nakaasawa ka na talagang yung ideal man mo talaga. Napakaswerte na. Thank you guys. Sa part 2 na naman. Okay, bye-bye.